guys, ito wala tayong magawa sa buhay, tapos na tayong mananghalian. Nung isang araw, tapos na yung kanan pa ako. Nalinis ko na siya. Ngayon, pangalawang araw na to, itutuloy natin ang paglilinis. Kasi tapos na yung ating ibang gawain. So, ito na, ipagpapatuloy natin yung paglilinis ng kaliwang paa. Ganyan, dahil home quarantine tayo, kaya marami din tayong trabaho sa loob ng bahay. Hindi tayo nauubusan ng trabaho para maging busy tayo kahit wala tayong trabaho sa salon. Ito, self-service. Linisin natin ang ating sariling paa. Yan po. Kalakalahati lang eh. After 2 days, ito naman, yung kaliwa naman. Kasi ang hirap eh. Kaya dito na ako sa lapag naupo. Kasi ang hirap dun sa upuan eh. Hindi ko maabot yung mga daliri. So, pagkatapos natin mag-manicure, marami na naman tayong hahanapin na pwedeng ano, pagkaabalahan. Pedicure, pedicure mga guys. Kasi sanay tayong malinis ang ating mga kuko. Kaya hindi tayo makatiis na hindi natin linisin. Yung kapitbahay ko dun sumisigaw. May tinatawag, kaya ito may background na naman siyang ingay. Kasi nandito kaming lahat. Siyempre. Ako, hapti ah. Ito. Linis, linis. Tapos, siguro naman, matatapos ko na rin linisin ito dahil huwag na natin iiwanan. Pati kamay, linisin na rin natin. Dahil mamaya, meron na naman tayong ibang plano. Ang hirap kaya maglinis ng sarili. Kakanda pilipit yung katawan ko sa pagtanggal ng ano, ingkron. Dito ko, itong hanap buhay na to ang binuhay ko sa aking pamilya. Marami akong pinagdaanan na hanap buhay, mga skills, pero ito ang the best na binuhay ko sa aking pamilya. Eh, itong hanap buhay na to, pang forever, walang kamatayan. Kasi, diba, kahit nga patay na ang isang tao, pinipidikuran pa at minimikapan. Kaya panghabang buhay ito eh. Hanggang kamatayan. Ibig sabihin. Di po ba? Kasi kahit patay na, lilinisin ka pa eh. Kumain ka natin? Oo. Yan ang. Kaya itong hanap buhay na to, hanggang kamatayan. Yan, ibig sabihin. Kasama natin to sa buhay. Ba? Alam niyo po ba, kahit hindi tayo nagtapos ng ating kolehiyo, ng pag-aaral, ay itong skills na ito, pang forever talaga. Mawawala lang ito sa ating katawan kapag tayo ay wala na. Kasi ito, hindi man po itong skills na ito kahit saan, mabubuhay ka.
may dala ka lang ano? May dala ka lang na niper at gunting. Buhay ka na. Nung araw, pag umuwi ako ng probinsya sa Bicol, may dala akong ano, gunting, may dala akong mga ano-ano, mga paninda, mga damit, tapos manicure. Lalapit sa akin yung mga kapitbahay kasi alam nilang beautician ako. Sabi nila, oh, may dala ka bang ano, pang manicure at saka pang gupit? Sabi ko, oo naman, syempre. Kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin to. Kasi, kahit pa paano, meron tayong pambili ng pagkain o kaya merienda, hindi po ba? Kaya malaking bagay itong ating kurso na ito, itong skills natin na bilang isang beautician. Kaya ito ang binuhay ko sa aking pamilya. Hanggang sa ngayon, ako ay may edad na, hindi ito naaalis sa akin. Kaya, hanggang kamatayan, tayo ay laging maganda at malinis ang ating mga kuko. Nga lang, sinisipon pa ako eh, kasi ano, mainit, malamig ang ano dito ngayong klima. Yan, tingnan nyo, nahihirapan akong tumanggilid. Minsan, nagugupit ko siya ng sobra. Kaya, hindi rin maganda. Oh, yan. Minsan, nauuka ko yung kuko. Basta, importante malinis siya. Kasi pagsanay kang malinis yung mga daliri mo, nangangati. Ako ang taong hindi nawawala ng gawain. Kaya, nalilibang ako sa aking mga trabaho sa bahay. Kahit nandito ka lang, excuse me ha, sising ako. Kahit nandito ka lang sa bahay, hindi ka mawawala ng trabaho. Maraming pwedeng gawing trabaho. Yan po ang istorya ni Lola Ilse na kapupulutan nyo ng mga aral. Kasi ito, alam mo, hindi kayo magugutom basta't meron kayong gunting at niper. Mabubuhay kayo. Nung araw, nung bago pa lang ako nag-aaral nito, tapos, dinala ako ng mister ko sa Cebu. Bit-bit ko yung mga gamit ko sa pagmamanicure. Alam mo ba, alam niyo po ba, sa loob ng barko, inaalok ko yung mga pasahero doon. Sabi ko, pamanicure na po kayo. Oh! Sa totoo lang po, kumita ako doon sa loob ng barko. Minamanicure ko po sila. Hindi po ako nahihiya. Kasi, bakit ka mahihiya? Marangal na trabaho to eh. Di po ba, mga guys? Kaya, huwag natin ikahiya kung ano man ang ating nalalaman na hanap buhay. I-apply po natin para hindi tayo magutom. Oh my gosh. At saka, kahit nasa bahay tayo, kailangan maayos tayo. Di po ba?
Eh ako sanay ako eh. Kahit isang mahirap lamang tayo, anahin natin ang kalinisan. Lagi natin i-apply. Kasi ang sarap gumalaw kapag malinis ang kapaligiran. Di po ba, mga guys? So, eto, malapit nang matapos ang lola nyo sa paa na dalawang araw nang ipinagpaliban. Kasi yung kanan, tapos na. Ito naman kaliwa. Alam, medyo mahirap ito magilid eh. Yan. Kapag ako nga nagbabakasyon guys, eh yung aking bahay, ano, malapit po sa commercial. Nasa commercial po talaga. Yung Kanaynay Avenue, sukat Paranaque. Sa San Dionisio po ako nakatira. Yan. Yung dati po, ang tinitinda ko naman, mga damit. Tapos ang ginagawa ko, namimili ako mga ukay-ukay. Excuse me. Tapos, yung pong parlor ko, kasi tabing kalsada nga kami, puno ng ukay-ukay po yun. Ako po ay natutuwa kasi bukod sa ukay-ukay, pag nagbabakasyon ako, binubuksan ko yung aking parlor plus yung ukay-ukay. No, dinidisplay ko po lahat doon yung mga paninda ko. Kaya bawat dumaan ng mga tao, nadaan. Kasi kahit papano, naka-standby ka sa Pilipinas, kumikita ka, di po ba? Kahit pambili man lang ng ulam, makakasurvive ka na. Pag marunong ka talaga dumiskarte, hindi ka magugutom eh. Ah, mahapti. Mahapti yung ano, yung critical, aray. May sugat. Hehehehe. Sugat. Sprayan natin ng tubig guys kasi humapde may sugat siguro di mahapde masyado yung cuticle na yan. Ano ba yan? Lagyan natin ng tubig yan. May sugat te, kung humapde siguro pagtutubig ano di wala na siya yan na di tapos na guys. Nakatapos na yung kaliwa kong paa. Nalinis ko na after 2 days. Dito naman tayo sa kamay. Isang kamay muna. Yung isang kamay muna, baka bukas naman yung kabila. Eh, laging basa eh. So, anyway mga guys, don't forget to subscribe my channel, Elsie Rubio Lovingly Yours. At kung nanonood ka man ngayon, ay i-click mo na. At i-like, i-share, at mag-comment ka na rin. Please, thank you at maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Kung hindi dahil sa inyo, hindi lalaki ang aking channel. Kaya maraming salamat po sa inyo. At lagi po tayong mag-pray dahil sa kasitwasyon ngayong panahon na ito. God bless po sa lahat. At lalong-lalo na po sa ating pamilya. Mag-iingat po tayong lahat dyan. Bye-bye. See you another vlog.